that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Ang tuloy namin. Gaaral, I pray na kayo po ay magbala at mag-prepare. Magturo, Panginoon, sa aming puso't isipan. Malalim po, Lord, starting sa chapter 1, but mga common to po, Lord, but I pray na unawan ito ng lubos, magkaroon kami ng gana, Lord, excitement, Panginoon, na matutunan, lalo yung mga bagay na sabihin dito ngayon, dakila, Panginoon, na misteryo, kadakilaan niyo, Panginoon, yung, especially yung purpose, Panginoon, eternal purpose, I pray kayo pong lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mahina ba? Malakas. Sakto lang. Ako lang din ako. Ang title po nito is Eternal Glory. Sorry, hindi. Eternal Purpose. Mahinit ba? Ako ulit. Mahinit ha. Hindi ako lang. So, tapos po tayo sa chapter 1 again. Laging may ano eh. May mga... Dahil napaka ano nga pong book nito, no? Napaka-common. Dito na lathala yung mga maraming bagay na nagpalinaw naman sa aral ng Panginoon. Ganyan po yan. Kaya inatake din ang kalaban. So na, hindi ko na babalikan na basta yung mga sa Calvinist, predestination, and then last time, dispensation. Okay? Yung tamang aral lang ating inaral. Pero kinumpara natin din, of course, sa mali. Kasi ganun yun eh. Para lalo natin maintindihan. So, may mga nabanggit dito na itutuloy kasi natin. Mystery, knowledge. Maganda ba yung mystery? Ilan lang, nag-Halloween sila. Hindi ko na nga nag-preach dyan kasi hindi eksakto eh. Pero, okay ba yung mga mystery? Sinong gusto mong mystery dito? Mystery. Misteryoso. Hindi naman sama lagi yan. Ito nga, positive dito. Ibig sabihin lang, di lubusang naintindihan. So, pero, kaya misteryoso ka kunwari, may ano kung ginagawa kang ano, hindi maitindihan, pangit naman. At, ang team last week, ay, yun nga, kung ano yung mga, especially kay Paul, binigay sa kanya. Naintindihan niya, gusto niya maitindihan din natin. Ang mga taga-Ephesians, and then, therefore, tayo din. Pero nilinaw natin din last time, kahit gano'ng pakatalino, katulad ni Paul, dapat, ang tingin mo sa'yo, yung tama lang, minister ka. Amen? Madalas yan sa kanyang mga letters, o umpisa pa lang, servant, ganyan siya, apostle. Kaya sabi dyan, I was made a minister. Ibig sabihin na siya'y tagapaglingkod, at gano'n din dapat tayo. Okay? And then, so yan, sinasabi niya siya yung list of the saints. Do dakila siya, pero nakita niya yung kanyang kababaan. So, ganun din tayo sana. Banggit ko sa inyo yung mga lingkod ng Diyos na, ano, di ba, na may kita pa yung mga tunay, hindi yan mayabang. Ang iba naman, mayabang din na, ano, kunwari lang, hindi. Nahirap din yun. Or minsan, umaatake yung pagkamayabang din. Kaya, kung totoo sa kanila yan, sa amin, kayo nyo din. I mean, iwasan nyo, maging mayabang, katulad ng, ginagawa naman ni Paul dito, binaba niya sarili niya. Kasi nga, siya naman yung tagapaglingkod lang at nakita niya kanyang magiging list nga. Okay? Then, tapos tayo doon, yung unsearchable riches of Christ. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang ay pakayaman niya. Amen? Nakita na ba yung tao mayaman? Ano ibig sabihin ng mayaman? Ha? Malaki ang kaya. Ha?
Maraming pera, sa door 4, maraming nagagawa, nabibili. Diba? Kaso sa Panginoon, ganun lalo siya, pero hindi niya dinidisplay, sa kanya naman lahat yan eh. At sabi rin ng Bible actually, sa atin din lahat yan eh. Na-discuss na natin sa ibang pagkakataon. Kasi hindi mo lang kailangan mapasaya yan. Minsan, pag di mo alam paano i-handle yan, makapasang mga ka rin eh. Kaya ako, yun ang panalangin ko dito. Unti-unti lang, Lord, unti-unti lang. Nautuwa ako dito kasi ngayon, quality ng tao. Sana nga, talagang quality kayo, ha? Yun lang. Yung mga hindi ano dito kasi mawala lang din yan, eh. Kaya, yun naman ang sa atin. Pero yung mga maayos, sana yung manatili. At yung gusto ko sabihin, mayaman siya, sabi dito, actually, sa knowledge yan eh, natake natin last time. And ituloy na natin, no? And to make all men see what is the fellowship of the mystery. So, mystery na naman. Pero sabi dito, fellowship naman. Ibig sabihin po niyan, katulad ng mga men, nag-fellowship nung dalawang araw kami, di ba? Nagkasawaan ba kayo sa mukha ng isa? Saglit nga lang kasi, di ba? Parang dumating tayo doon, program, tulog na, kinabukasan, alis na agad eh, konting free time, di ba? So, sinabing fellowship, isa sa mga importanting ano ng fellowship, sabihin yung word na fellow is, ayan daw po yung tawag dyan sa mga, ano ba yan? Magkapapantayan eh, kunwari. Kaya fellow Christian, sabihin, lahat tayo Christian, pag sinabing fellow citizen, fellow worker, especially fellow electrician, ganyan, fellow programmer, pareho kayong ganun. So, sa atin, kahit iba-iba tayo ng, for example, lang pinag-aralan, trabaho, fellow Christian naman tayo. Ngayon, pag pinag-fellowship, yung pagsasama-sama. Okay, ibig sabihin, yung katulad nga ginawa ng mga men, nagawin din ng ladies, at lagi na natin ginagawa, no, like soul winning. Kaya tinutukoy ngayon dito, fellowship of the mystery. O, ano yun? So, yung sabihin po nito, yung misteryo nga na hindi na lahat, sinasabi ni Paul last time, ay ngayon, napakalino na, again, sinabi ko rin kahapon, yung iba doon actually, kung maunawain mo, andun na rin naman. Kaso, hindi ganun kalinaw kumpara sa New Testament, no? So, pag ibig sabihin fellowship of the mystery, yung sabihin, katulad natin ngayon, nung napansin ko nung ako'y bagong Kristiyano talaga, mga tao dito, lalalim ah. Inang gagad na gustuhan ko doon kasi nga, nung, kahit nung time na yun na college ako, naasar ako pag yung usapan lagi ng tao, bababaw, yun lang lagi, pera. Yan, mga lalaki, babae, ganyan, laro. Mga ganun lang. Wala, hindi lumalalim doon. Eh sa church, parang minsan, ano eh, OA naman din minsan. Pero yung iba, okay lang, sakto lang. Kasi normal talaga sa atin yun, ha? Ang pinag-usapan sa church ay hindi mo makikita sa iba at malalim, ganyan. So ngayon, so ito po yung sinasabi dito ngayon na ang gusto ng Diyos actually, lahat ng tao may ganyan. Mangyayari po yung sa millennium eh. No? Pero sa panahon natin ngayon, yan. So salamat sikit mo na gustuhan na dito, di ba? Yun nga eh, kasi ganun eh. So doon siya na nag-present ako doon. Makikita niya, walang pinagkaiba. Nung kasama kong soul winning, walang pinagkaiba. Sa soul winning lang yun. Pero pag nasa church ka na, ngayon maganda kasi ang knowledge nyo tsaka yung growth nyo nasa inyo rin eh. Pero hindi mo masabing ano na mag-stagnant ka na. Doon sa iba, magaganong kayo kasi ayan na naman niya, programa, laro, ganyan, sosyalan. Dito, dahil iniisa-isa natin yung Bible, ano, may hangganan ka ba? Malilimitahan ka ba dito? Nasa sa'yo na lang yun. Men, yan, katulad niya, salamat Thursday, dito kayo. Kasi ganun talaga yun eh. Kaya nga meron ganito pa sa inyo. Kung ako lang, katulad ng ibang pastor na pastor-pastor, niwala ka doon, once ano yun, tinatamad pa yun, once a week lang, ha? Wala pa ka gana-gana mag-pitch yun. Papatawa lang. So, kaya andito yan. So, kaya sana lagi andito rin kayo, no? Amen? Lalo yung malayo. So, yan. So, fellowship of the mystery, gusto kasi natin to. Gusto natin, nag-aaralan, tinutuklas, hindi naman, sinasabi natin minsan tayo, nakakilala sa Diyos. Pwede pa rin sabihin, kilala mo ang Diyos, lahat ng bagay, lahat ng plano niya, di ba? Kahit ako, ang daming bagay na, kung naalala niyo yung tinakilala ni Daniel, Revelation, mga basics na lahat ko, yung ibang medyo advanced na lahat ko rin, ewan, nakuha niyo.
Pero marami doon, sinasabi ko, hindi ko alam. Ibig sabihin ito kasi hindi ko alam eh. Darating tayo doon. Okay? Ganyan po yan. So, hindi masama na hindi mo alam ibang bagay. Actually, nakakaasal nga minsan yung mga taong umaasta ng alam niya lahat. Amen? So, yan. So, fellowship of the mystery. Then, which from the beginning, so itong mga mystery daw ngayon, ay nakatago, no? Beginning of the world had been hid in God. Sa Tagalog, nakatago sa Diyos. Ibig sabihin nun, wala nakakalam. Yun lang ibig sabihin nun. Who created all things by Jesus Christ. To the intent that now unto the principalities and powers of in heavenly places might be made known by the church the manifold wisdom of God. So, sa Tagalog na naman, kumbaga, dinidescribe niya po yung mystery, napakaagad ng mga bagay, hindi po yan, gusto niya manatili lang sa kanya. Diba? Ikaw ba, itong mga style minsan ng iba, ganyan mga bata, diba, pag kasi maging cool na cool kayo, parang napalabas yung may alam kami na hindi nyo alam. Tama ba? Hindi. Ganyan kasi kami dati. Pero kahit ganyan, yung mga yan, sa mga show, ganyan-ganyan. Alam mo, ganyan. So kasi nga, pero maganda sa Diyos, ganun din siya, hindi pa rin sinasadya. I mean, talagang marami siyang knowledge eh. Marami siyang talagang hidden knowledge. Pero actually, pwede mo, available po sa atin yun, yung gusto kong sabihin. So, yun nga, minsan di natin itindihan kasi either wala pa tayo doon, hindi pa natin kayang i-handle, hindi pa narinig, or hindi pa napagkatiwalaan sa bagay na yun. So, masabi ko po sa ating church, ano yan? Ano tayo dito? Kumpara po sa iba, hindi sila nagmamayabang. Kahit kayo, observahan nyo rin. Hindi po tayo katulad ng kanina, may kwento na naman pala ako kanina, no? May kumatok na naman, sila na naman. Palagay nyo, sino? Dito, ang dami nila kanina eh. Alam nyo na, pag gano'n talagang naghahalo yung galit ko tsaka yung pag-ibig eh. Kaya medyo naano ko, eh matanda na yung isa mukhang disente naman. Siyempre, pinakiusapan tayo. Inausap ko, di ba? I mean, gano'n naman tayo, di natin binabastos. Matatawa ka dito sa mga to, talagang ano pa eh. Hindi malaman kung ano yung purpose nila, hindi agad nila sabihin eh. So, inano ko lang din, kasi pag-usapan yung bakuna kasi kinakabusta kami kay Shug, ganyan. Para daw makatulong. Para makatulong kami sa inyo. Mga style eh. No? Gayahin kaya natin. De. So, handa muli ay, yun nga, di, naawa ako talaga yun ng pag-alis ko. Sinabihan ko rin talaga, umalis na kayo dyan sa kulto na yan. May sisi nyo ba ako? Pero nung, ano, yun nga, yung nag-ano yung aking puso kasi, nakakaaway, matanda yung isa medyo disente, kakaidara namin ni Bud. Nalalaman nila sa Bible, yung mga ngato ka, alam mo sa Bible, ganun lang. So sabi ba naman, eh kasi alam mo na Jehovah, di ba? Jehovah, false witness. Sige po, alis na lang po kami, iwanan na lang namin kayo isang verse. Mga ganong style na rin, di ba? Sige po, edi alam ko na yan, ano yan, Psalms ba yan, Jehovah, ganyan. Hindi. Iniwanan ako nun sa saan ba yun? Sa Jeremiah ata. Ang Diyos ay mabuti daw at hindi siya gagawa ng kahit anong masama. Anong punto mo? Yung pala, hindi nga sila niniwala sa impyerno. Okay? Binuhin mo kung ano yung false doctrine, yung talagang dadalin eh. Eh ako pa, sa akin pa natapat. Eh, kitang ang laki-laki dyan. Siguro dito nilalaman ang Baptist. Kasi tinanong ko, sabi ba doon na wala pong impyerno kasi nga, gagawin ba ng Diyos yun? Eh, tanong ko sa'yo, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Tapos yung ano pa, bakit, ano bang Bible nyo? Ganun. Ay, may sarili po kaming Bible. Ba't may sarili kayong Bible? Ano kayo lang? Eh, tayo po yung Bible natin, nasa public domain, pwede mong basahin, matagal nang ginagamit, walang isang religion na may tawag dito, exclusive rights sa King James. Okay? Public domain nga eh. So, medyo inano ko rin sila doon kasi nakakawa. Masana pag-isipan nila pag-uwi nila, di ba? Lahat doon ng tao, hindi pala lahat ng tao anak ng Diyos. Kaya yung, yung Bible pala natin para tayong mga kulto-kulto talaga. Eh, mga tao rin yan. So, na-pointo ko sa last time sa inyo, yung bata pa. Doon ako na ano rin, bata pa eh. Tinuruan ang magsinungaling. But anyway, hindi nga nila alam din.
Ba't ba tayo napunta doon? Kasi nga, nakakaawa sila, hindi nila alam dapat nilang malaman. So sa atin, kahit mga bago dito, si Kenneth, ligtas ka na ba? Julia. So di ba yan, napansin nyo, yan ang una sa atin, sa Baptist talaga, yan ang una. And then, after nung pagligtas ka na sa kaka, tuturuan ng ibang bagay pa, na kapakipakinabang din. Yun lang, yung mga ibang Baptist na lolokan na rin ng ibang turo, nahahaluan. Okay? And, kaya ngayon, kaya exciting mga Kristiyano, lalo pag-attend ngayon. Diba? Umattend ka lagi. Ano na naman kaya matututunan ko? Amen? Di yung katulad ng iba na mahuboring ka doon, ibang bagay yung hahanapin mo pag ganun. Diba? Kaya yung iba, ano nagpapapunta sila? Ano nagpapabalik sa kanila sa church nila? Kung observant ka, ikaw, hindi kita gustong diktahan, ikaw na mismo mag-ano. At kaya, balik yung balik to. Iba yung inaano nung binabalik ka nun. So kaya sa atin, puro Bible tayo dito. Pag inayawan mo, ayun na, inayawan mo yung mabuti. Ayoko na rin sa'yo. No? Hindi. Tulungan kita, kaso, hindi naman kita pwedeng ano, itali, di ba? Parang aso. So, pero magpapabalik sana sa'yo dito, yung mga inaaral natin. So, ito na. Unto the principalities and powers, pag sinabing principalities lang, ito yung mga bagay na mataas, di ba? Especially mga leader daw yan, or mga patungkol sa leader. Pag sinabing principality kasi, ito yung mga rulers and powers, ganun din, di ba? Mga pangyarihan. Pero hindi lang ito sa mundo, ito in heavenly places, by me made known, might be known by the church, the manifold wisdom of God. So ano yung dapat natin malaman? Obviously, mga bagay na nilalagay sa utak. At hindi lang kalokohan, ha? Sino maraming alam na joke dito? Ibang gagaling, eh. Naaalala pa yung gano'n. Ako, may naaalala rin ako kasi may gano'n talaga, eh. Pag narinig mo, natawa ka, hindi mo na makalimutan. Pero sa church, dapat ang maintindihan natin, sabi dito, ng wisdom of God. At hindi lang sabi wisdom of God, sabi dyan, manifold. Ano yung manifold? Manifold. Ano yung manifold? Money. De, many. Ano yung fold? De, totoo yun. Doon ang galing yun. Ibig sabihin nyo, marami, patong-patong. So, ilaw na, marami. Sari-sari. At talagang marami. So, yun ang gusto natin malaman. At ang saling gusto ng Diyos, kaya nabanggit kanina yung mamaya pala yun, yung next verse. Gusto niyang malaman niya, siya ay matalino, napakarami niyang kaalaman, hindi niya yung gusto sa kanya lang. Gusto niyang malaman din natin. Gusto niyo ba yun? Ano yung knowledge na gusto niyo malaman? Ikaw pa, me. Anong gusto mo malaman na hindi mo alam sa ngayon? Pero, bakit kaya yun? Sige, para ma-appreciate nyo to, ano? Ba't kaya ganyan? O, mag-isip na rin kayo lahat. Ano? Ano nga, isa lang muna. Bakit? Ang dami, ah. Pwede. Pwedeng hindi. Bakit? Nagkaroon ng mundo. Ate Marge. Lalim na iniisip ni Ate Marge. Sino ba si Richie? Yan, yan. Matali. Sige po, ano yung mga gusto nyong maarok? Okay. Pwede rin, di ba? Kasi ini-celebrate ang buong mundo yan. Bakit nga ba? Ako din, itatanong eh. Kit. Ba't may baptism? Abo ka dun. Ano? Ano? Bilis. Yung matindi, patindihan tayo ng gusto malaman. Hmm. Go. Sige, ikaw muna. Sir. Oh, ano? Mas mahirap siya rin yung kamag-anak.
Ba't ba sa'yo ito yan? Sa ministry na to, ano pa? Bakit bilog ang mundo? Yung mga ganon. Bakit blue? Ba't aso lang sky? Ano pa? Go! Lahat kayo mag-ano. Konti lang tayo dito eh. Ano? Bakit kailangan maligtas? Ang? Ang kaluluwa. Kasi kaluluwa. Bakit siya kailangan maligtas? Okay. Okay. Kailangan maligtas siya para masiguro ang kaluluwa sa langit. Okay. Ano pa? Kahit hindi sa Bible, pero okay lang din. Okay lang din. Yung ano nga, gusto ko isipin yung pinag... Ba't kaya nga ganun? Gusto ko malaman yun. Bakit ganun? Go. Sino yun? Bakit? Bakit successful? Paano kaya maging successful? Yan! Oh, ano? Bakit? Bakit gumigising? Bakit? Actually, ang tanong dyan, ba't nakatulog? Ako, yun ang tanong dyan eh. Ah, ba't kailangan tayo matulog? Ba't din lang tayo parang, ano? Ewan ko, makina. Sino ba? Joshua? Sige, hanggang alas 11 tayo dito, pag din yung, ano? Bakit kailangan mag-mask? Bilis, Peter! Ay, sino? Paano maging matalino? Eh, ang ganda yun, di ba? Kasi parang yan yung mga post ni Juliana eh. Ba't kaya ang tao? Ay, nabasa ko rin yun eh. Ba't kaya ang galing nila sa mat? Ah. Ano ba? Go! Rain! Hindi ka, iba pa, madami yan eh. Wala ka na ibang gusto? Si ano nga sabi, ang dami. Bakit ibon lang lumilipad? Bakit maraming lugar? Ito yan. Kailan lang? Ano na yun ako? Maramdaman yung gutom. Bakit nararamdaman yung gutom? Bakit di na lang ano? Yun, maganda. Kasi nababalita niya, may digmaan eh, di ba? Mayamang bansa, ba't sila magpapatayan? Di ba? Tama, maganda yun. Ano ba? Ikaw, Desiree. Bakit maraming lingwa? Yan! Nasagot na yan. Kasama ka ba doon? Ayan. Magandang tanong po yan. Meron kaming topic ng ganyan. At, hindi mo, ano topic na natin dito yun? May magandang sagot dyan eh. Sa kana yun. Ano pa? Sige! Sa itsura. Bakit iba't ibang ugali ng tao? Ba't ang buhay? Sinong nabuhay? Isda. O nga, no? Ba't sila umihinga, no? Di sila nang ulunod. Sige. Sige po. Ano iba? Wala pa eh. Iba, dami na eh. Ikaw ba? Palaliman. Gano'ng kaganda ang langit? Ana, si Julia. Sige siya. Bakit? Ba't maraming bakla? Kasi mga siraulo na yung mga yun. Tsaka pinotolerate ng mga ano. Tsaka mga Kristiyano, mga preacher ngayon. Ano na rin, mahina. Mga weak. Sinagot eh, no? Sige lang. Ano? Anong purpose natin sa buhay? Yan! Ayun ang malalim. Kasi ba't ka nabubuhay? Ba't di ka na lang ano, naging bato or something? Ano? Kim? Tago mo na yung cellphone nyo. Ito lang, oh. Hindi. Saka yan, oh. Ano? Peter, wala pa. Ba't kailangan maglaro ng bata? Ang hilig maglaro, no? Bakit kailangan maligo? Kailangan... Seryoso, seryoso. Ah, seryoso, ano ba? Jana, wala pa. Bakit ka pa matalino, nag-iwala sa magandang tanong, no? Ba daw pag matalino, magiging masama? Ano? Hindi naman lahat. Bakit may kasamaan
Ba't may kasamaan sa mundo? Yan! Lumalalim na tayo. Ano ba? Malalim pa. Go! Layo pa alas 11. Paano maging virtuous woman? Yesha. Christian. Ba't pareho kayo ng suot? Juliana, ano? Go! Rapi. Bakit madaling maniwala ibang tao? Kandang tanong nun. Ako, dinidil ko lagi yan. Oh. Ba't maraming Bible? Ba't kailangan maraming tao mamatay? Sino namatay? Ah, nagkakasakit, di ba? Ayan, kala ko bakuna eh. Pero yeah, tama rin yun, di ba? Ano ba? Ano po yung tamang paniniwalaan natin? Ngayon. Sa? Yung malam. Eh, tama rin yun. Kasi nga, katulad yung nagkausap ko kanina eh. Ang hirap yan. Nung nabola ka na, yan, kami yung tama. Tapos, nakabigla mo. Huh! Ano? Paano pumasa sa exam? Alam nyo na yan eh. Malalim na, palalim na tayo eh. Aral ka lang yan oh. Ba't sabay kayo? Ba't maraming religion? Bakit iniiba nila ang katotohanan? Ba't iniiba nila? Sino sila? Ibang tao. Ikaw, hindi. Okay. Bilis. Paano paghanda? Okay, mga idiot na yun eh. Pero yung malalim, bigyan ko ng example. Eh, yung mga kanina, yung tinanong mo, okay yun eh. Kailan ang katapusan ng mundo? Kailan ang katapusan ng mundo? Ang mga malalim talaga, bakit? Yeah? Bakit? Kasi malalim yan. I mean, bakit hindi na ng tao ligtas? Yung mga ganun, hindi lahat-lahat ng tao ligtas. Okay, bakit? Anyway, sige. Okay na yun, iba, di nagtanong eh. Si Kim, inisip ka na ba? Bakit nagkaroon ng marami sasakyan sa buhay? Sasakyan? Madali lang yun. Bakit kailangan sila sumasama sa Diyos? Yan, no? Bakit sila sumasama sa Diyos? Ano nagbabas dati? Hindi ko rin maintindihan yun eh. Kasi di ba ganun tanong yun? Kasi parang ngayon, dinay-deny lang yun. Dear demon eh. Nakita mo nga yun, di ba? Yan. Ba't sila nagpe-penitensya? Puro sila, ah. Sa sarili naman natin, no? Ganun ba? Bakit ako ganyan? Ano? Alin? Okay, ba tayo ginagawa yung ginagawa natin? Kim? Okay na. So, kaya sabi niyo, to the intent that now unto the principles and powers of heavenly places. So, may mga bagay na nasa domain ng Diyos. I mean, might be made. Lalagyan ko lagi ng made. Might be known. Gusto ng Diyos malaman, pero hindi sa lahat eh. Okay? So, gusto rin ng Diyos sa lahat, kaso, hindi practical, hindi yan eh. Hindi realistic. Diba? So una, sa church yan. Mamaya, makabanggit na naman sa last. Yung naka-focus tayo sa church, amen? Amen. Napansin, ewan ko, narinig nyo na ba yung preaching ko dito? Matagal na kasi yun eh. Kaya inuulit ko yan sa ibang lugar. Kaya, una, sa church, sabi niya, manifold wisdom of God. So, sino gusto maging matalino? Sana, lahat tayo. According to the eternal purpose, ito na, ano yung purpose? Ano eternal? Walang hanggan, ano yung purpose? Yan dapat mga tanong nyo kanina. Sino yung tanong kanina, bakit tayo dito? Di ba? Anong ginagawa? Ba't anong ginagawa to? Purpose yun. Bakit nga ba? Kasi sabi dito, kaya nangyayari doon itong mga to, at gustong paalam, especially dito sa ating chapter, even yung mga mystery, bakit gusto may paalam ng Diyos sa atin yan? Ay, kasi meron siyang gustong mangyari, meron siyang purpose. So, isa-isa lang dito yung makikita natin later, yung mga purposes ng Diyos. Kaya sabi lang dyan, eternal purpose. Yung sabi, hindi yan, natatapos. Kunwari ngayon, gusto natin ng sasakyan kasi kulang na tayo. Gagamitin natin, mapunta doon. E paano kung dumating yung panahon na teleport na lang? Hindi natin kailangan lang. Wala na yung ano, di ba? Sasakyan, hindi mo na gusto yan.
ng alangan eh. So, ang purposes ng Diyos, hindi nagwawakas. So, tignan natin. Kaya sabi dyan, ha? In Christ Jesus our Lord. So, may idea ka na agad. Ano ba yung mga importanteng mga bagay? Ayan, kaligtasan. Una, pinaka-importante yung kaligtasan ng Panginoong Jesus ang gumawa nung para sa atin siya nagbayad. Pero hindi po natapos dun. Okay, tuloy natin. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Dami, no? So, chapter 2 ha tayo, no? Yung access din. Alala nyo, access by one spirit. Pag yun yung access, ayan. Sabi dito, boldness. Sabi, hindi tayo yung hindi natin kayang at alam i-approach yung Diyos. Tulad ng mga kulto at yung mga hindi ligtas. Amen? Tsaka yung mga Kristiyano rin, kaso mga baguhan, di ba? Yung basa yun, ayaw makaawi, tayo mag-pray, kaya tayo din sinasanay tayo. Kung anak ka ng Diyos, gusto ng Diyos, kausapin mo siya. Kaya huwag kayong mahihiya mag-pray, amen? Lalo mga lalaki. In public kasi tayo, no? Anyway. May boldness na, may confidence pa, pero sabi niyo, by the faith of Him. Sabihin, hindi tayo mayabang lang, pakitang ano ka lang dyan, katulad ng, especially sa preaching po, no? Bago ang mag-preach, ito mga kalalaki natin, tuturuan na, nabanggit natin last ng fellowship tayo, no? Kailangan matuto kayo mag-preach. So, normal po yan, nahihiya kayo sa umpisa. Normal yan. Magugulat ako pag hindi kayo, walang hiya na kayo, umpisa pa lang. Amen? Pero, habang nalalaman mo yung dapat mong gawin at tama yan, nahihiya ka ba? Hihiyain ako eh. Tapos nakikita mo, hindi nangyayari yung dapat mangyari. Ngayon, ikaw yung natuluan by faith. Kasi katulad, pag inaaral ng iba, nagkamali sila dito. Pag nagkamali sila, especially sa kaligtasan, sa doctrine ng kaligtasan, maraming mapahamak. And or, yung mga pwedeng maligtas, hindi maliligtas. So ngayon, maaasal ka pag ikaw ay nalalaman mo yung dapat mong gawin, eh kaso nahihiya ka, ba't ako nahihiya? Diba? Importante yung dapat mong gawin eh. Kaya ganyan po yan sa preaching din. So umpisa yun din ng mga ano ko dati, eh, ako sumigaw, mga magalit sa akin, lala sila, ganun talaga ang preaching. Yung sabi sa Bible, taas mo yung boses mo. Siguro doon mo hindi ka mayabang dahil ginagawa mo yun. Gusto mo lang papansin. Huwag na sigurado mo na sarili mo yun. Hindi ka lang papansin. Kaya ka sumisigaw. Okay yun. Amen? At matutuwa ng mga kalalakihan yun. So, boldness, access, confidence by faith of Him. Tuloy natin. Sabi niya, wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you. So, pero inapaalala ni Paul dito. Alam niya na. At lalong alam din ng mga ibang tao. Ano nangyari kay Paul? Ano bang nangyari kay Paul ng mga panahon na to? Diba? Natapos niyo yung acts natin, nagulpi siya dun, nakakulong siya dun, ulit na naman. Yung iba po, normally, mahihiya ka. Ano ba yan? Diba? Kaya, ako po ay, medyo nun may na-remind lang sa akin, kasi nga may, hindi ko alam kung ba't nabobrot up na naman yung story, but basta may recently may nag-ano sa akin na, yun nga daw, kala na daw niya heretic ako at kala niya false prophet ako nung time na yon. Kasi may sinabi nga ako sa church na gusto ko lang i-bring up kasi nga ilan totoo, okay? Kaya napaano ako, natuwa rin ako, pero naalala ko, ganun pala ako dati, yung tingin nila sa akin. So, gano'n ka ano yun? Nakakatakot ba yun? Diba lalo pag ano ka, ayaw mong masabihan ng masama. Kaya sabi dito, manghihina ka ba? Diba? So, salamat nga kayo. Wala ko nang masyadong nakukulong na dahil sa pag-preach sa Pilipinas. Pero meron din yan. Iba kasi sobra din naman. Yung kilala natin last time nga sa bakuna. Sinisita na kasi sila. Inanom pa nila. Arang di nang binastos. Pero, pag ganun kasi, ano, hayaan mo na lang eh. Atas ka ng konti, mamaya abante ulit. Ganun yun eh. Hindi naman solid doctrine yun. Alam mo naman na inutosan sila. But anyway, nakulong eh. So, nakakaawa din, pero nakakatuwa din kasi nga nanandigan sila. But anyway, sa panahon natin ngayon, hindi nauso yung ngayon halos. Yung makukulong ka dahil sa nag-preach. Pero ba sa atin, takot pa rin. Huwag kayong matakot, amen? Kasi sabi dito, ako, nakulong ako. Huwag naman kayong manghina. Eh, kawawa, baka ako din, makulong. Hindi tayo kayang kulong lahat. Alala niyo yung mga ano natin ng bakuna. Kaya sabi dyan,
Marami ideas yan dito si Paul eh. Duksong-duksong, kaya iniisa-isa ko sa inyo. So, gusto niya, niya sabi again na yung kanina nga team natin, mga mystery, knowledge, gusto mong i-boost ng Diyos sa atin yan. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob, confidence. Sabi dito, yun nga, especially sa mga preacher, sa mga soul winner, huwag kayong matakot. Lalo pag talaga alam niyo yung ginagawa niyo ito. Tama, totoo, sa Panginoon yan. Even, pag may nakita ka ng kasama mo na napasama dahil sa gospel or sa pag-preach, okay? Tuloy, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. So, ano yung cause na yan? So, yung nabanggit kanina ay, yun nga, gustong i-boost pala ng Diyos ang kanyang ang knowledge, ang mystery. Anong gusto mangyari ni Paul ngayon doon? At alam niya, maganda yung kahihinat na pag yung mga tao natuto. Masabi, wala ako ngayon, minsan. Pag nakikita ko, walang iba, kalahati lang ikinig, napatagal ako. Dito kung ako lang, gusto ko nung pahingi. Na-realize nyo ba? Alam nyo na, bubulol-bulol pa ako. Pwede ba si iba na lang magpastor dyan? Kaya nga nilalaban natin to para sa inyo, huwag kayong tamarin. Kaya sabi dito, parang sabi ni Paul ngayon, niluluhod niya na, Lord! Ang ganda ng kalooban nyo! Ba't hindi malaman ng mas maraming tao? Amen? Buska, niluluhod niya, sana malaman din nila. Especially daw, yung mga, sino bang pamilya ng Diyos? Yan, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. That He would grant you according to the riches of His glory. So ito yung isa sa mga sinasabi ko, ng purposes to be strengthened. Kasi ang daming palaboy, no? Ang gusto niya, yung mga gusto niya mangyari sa atin. Eh, yung mga andito, yung mga anak ng Diyos, lumakas. According to the riches of His glory. Sabihin, kaya niya naman ibigay yan eh. Kahit kung si Joshua ngayon, mahihain. Di mo alam, baka yun ang pastor. Mga soul winner, baka street preacher, hindi tayo street preacher na ako na iba. Ayoko nun. Street preacher tayo, pero one-on-one or one-by-two, ganyan, ha? Hindi tayo maya, hindi ka naman maintindihan ng kausap mo. So, pero, di ba? Tatapang yan. Lalakas yan. Yun ang gusto ng Panginoon. Pag napuno ka na, napusbus ka na, alam mo na yung mga mystery na sila, hindi nila alam. Iba dyan, mayabang lang. Parang kailan na naman yung may nag-preach doon. Palibasa nga iba kasi, puro ano lang, sinasakyan lang, may nakita lang sa YouTube. Ang galing talaga nung aral na to. Kilala ko yun. Sabi ko, heretic yan eh. Inopost yan dito sa page natin. Pinidik niya yung rapture. September, ganyan. Darating na ang Panginoon. Next year, siyempre, walang nangyari. Next year, ganun ulit. Hindi niya ba alam yun? Ba't niya pinopost yan? Kaya iba walang knowledge. Kawawa. So kaya nga ngayon, nag-iipon sana kayo, ha? Nag-iipon kayo bukod sa knowledge na na-impart sa inyo, pati yung attitude sana. Amen? Tsaka yung Espiritu ng Diyos, ibig sabihin niyang, pag kailangan ng tapang, matapang kayo. Pag kailangan ng mag-ibig, pag-ibig, mapagmahal kayo. Amen? So lalakas kayo, yun ang gusto ng Panginoon sa pananampalataya. Sabi dyan, strengthened with might by His Spirit in the inner man. Man, mag-gym na tayo. Spiritually, sige. Ako, gusto ko rin mag-ano eh. Pero kung may gusto kong mangyari sa inyo, lumakas kayo spirito. Amen? Hindi yung, kasi may ibang ganun din eh. Pero okay din naman, kasi physical. Pero kung gusto natin lumakas, ang gusto ng Diyos, isa sa mga eternal purposes niya, lumakas tayo. Kung lakas tayo, syempre, ano magagawa natin? Magagawa natin, dapat natin gawin. Hindi tayo takot, mga bagay na kinakatakutan ng iba, gagawin mo yung kalooban ng Diyos, takot ka. So, kailangan tayo maging malakas. Tuloy natin. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. So, ano yung gusto na lang malaman ng Panginoon dito? Gusto nang ma-accomplish atin. Purpose niya. So, una, pwede, dwell in your hearts, that Christ will dwell in your hearts. So, manatili ang Panginoon sa iyo by faith. Ibig sabihin, anong palataya ka ngayon, sana naman, hindi ka mag-backslide. Amen? Alam nyo yung backslide? Alam nyo na yan sa iba, di ba? Parang dati, excited sa church, ngayon, di na.
Sana excited, ewan. So, pero makikita mo dyan sa verse 18, may be able to comprehend. Anong kanina pa rin, kanina, binubuhos niya yung pangunawa. Anong magagawin mo sa pangunawa? E di intindihin. Kasi pag di mo naintindihan, ang hirap ibahagi, hindi mo ma-apply. Kung apply mo man, sablay. So, kahit ba napakataas ng mga alaman na meron ng Panginoon, gusto niya po maintindihan natin yan. Amen? Kaya nga tayo, ganyan ang style ng preaching natin. Nakakita ko ng mga style ng preaching na parang paulit-ulit lang, easy, amen, alam niyo yun, gagawin. Ang Panginoon, isa'y mabuti, amen, amen! Alam na natin lahat yun eh. Pero amen din naman talaga yun. Pero, hindi na tayo ganun. Amen? Yan. So, gusto natin maunaw kayo. Style ng preaching natin, ihimayin natin yung mga katotohanan, alisin yung mga mali, at even yung mga parang, ito yung tama, ito mali eh. So, may maliit lang na dividing line. Kaya tawag nila, amen? Kaya tawag nila ang, tawag nila doon? Discrepancy, yan. Pwede, or, itawag sila doon eh. Board, ano? Nalimutan ko basta. Minsan may mga ibang, kuna, ito yung pinakatama na, islogistic na lang. Ito yung pinakatama, talagang obvious na tama, ito yung obvious na mali. So dito, habang gumigit na ka, ito parang tama eh. Nasaan na ba yung linya yan? Tama pa rin ba yan? Ganyan mo yan. So pero pag naintindihan mo yan, katulad nung ano ba, yung sa bakla na lang, para mas madali, kasi alam natin yan eh. Ay, dapat maging mabuti tayo, kasi sabi ng Panginoon, mabuti dapat tayo sa lahat ng tao eh. Paano yun? Kaya ikaw, pastor, ikaw, mali ka kasi inaano mo sila eh. Meron dong borderline, hindi mo nakita. So, hindi sinabi ng Diyos na mahalin natin lahat ng tao. Ang mga kapatid na una. Pangalawa, yung mga kahit hindi mo kapatid, pero syempre, tao yan. Pero hindi reprobate. Mga reprobate, wala, hindi kayo inaasahan ng Diyos na mahalin niya kasi galit na nga ang Diyos dyan eh. Okay? So, nakita niya na yung dividing line or yung, alimutan ko talaga yung term. The fine line of distinction. Yan. Okay. Napakanipis na lang. Kala ko tama pa yun. Uy, tumawid na pala sa mali. Yan. So, ganun ang style ng preaching natin. Para maintindihan natin na bakit nga ba mali? Okay, alam mo na mali yan, eh bakit nga ba? Nandiyan niyo ko na, bakit isa lang ang Bible natin? Yan, nabot up kasi kanina eh. Biyo, kami, may sarili ko ang Bible eh. Hindi mo nahalata na mali yun. Kaya sabi niya kanina, kahit ano ginagamit namin, ha? Parehong mali. Una, ba't kami sarili Bible kayo lang? Pangalawa, kahit ano daw tama, okay lang. So nakita mo yung hindi nila naintindihan kung saan yung mali at saan yung tama. Kasi ang mga style kasi niya, gusto lang matanggapin natin sila. Okay, medyo lumalim tayo ha. So gusto ko sabihin niya, ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin. At sabi diyan, with all the saints. So hindi lang natin, gusto ng Panginoon, for example, isa, dalawa lang dito nakakaunawa. Okay, mag-aaral lang sa Bible school. Dito, mababaw lang sa church. Hindi ganun. Hanggat maaari lahat, nag-engage, mga soul winner. Amen? Amen? At may sinabi dito, anong sabihin itong the breadth, the length, the depth, the height? Hindi na sinabing off. What? No? So obviously, ito na yung pinag-usapan ko kanina. Ibig sabihin yung mga detalye ng pananampalataya. So yung length, breadth, and dimension yan, di ba? Gusto lang niya malaman, yun nga, parang sinasabi natin kanina, ano yung masama, mabuti, bakit masama, bakit mabuti, gaano kasama, gaano kabuti. Gusto ng Panginoon, malaman din natin yung di lang gusto. Eh, basta King James tayo, bakit? Ewan ko. Diba? Bakit tayo nagbibisang maayos? Hindi ko alam, pero gagawin ko lang. Maganda, alam mo rin yung underlying reason. To know the love of Christ. So, kanina, to comprehend ngayon, to know. At anong gusto malaman ng Panginoon? Gusto natin malaman ng Panginoon yung latest. Gusto bang malaman yung detalye ng latest tablet? Okay lang din yung kailangan mo malaman, pero hindi puro ganun. Amen? Kung may gusto siyang malaman, yung mga bagay na importante, at isa sa sinabi dito, yung pag-ibig ng Panginoon. Nabanggit natin nga kanina, mahal ba lahat ng Diyos ng tao? Lahat ng tao? Hindi, yung iba, blanket na yun. Basta mahal ng Diyos, mapagmahal siya. So, ang gusto natin, yung pagmamahal, pag-ibig ni Kristo, hindi yung pag-ibig ng kusino lang. Kasi binablanket na lang, bandang huli, nagkalituan na. Which passeth knowledge? Ano yung passeth knowledge? Go. Ano yung passeth knowledge?
unang basa ko dyan, parang yun nga, sabi kala ko, nagtuturo, pinapasa, parang bola. Pero sa Bible kasi, pag tinignan mo, puro ano yan, sinabi ni Brad, lagpas. Ganyan po yan. Kasi lumagpas. Kasi pag sinabi, passive knowledge, parang matalino ka na, pero ba't hindi mo maitindihan to? Kasi lagpas ng knowledge yan eh. Ibig sabihin yan ha? To know the love of Christ, which passeth knowledge, that he made, might be filled with all the fullness of God. So kanina, knowledge lang pinag-usapan natin, eh may mga knowledge pang may mga bagay pang lagpas sa knowledge. For example lang, mapangunawa sa mga bagay-bagay. Maturity, sa pananampalataya, pagdidesisyon ng tama, okay, pagmamahal, ano pa? Ang dami pang bagay, bukod lang sa knowledge. Tama ba yun? Kasi iba, parang kala mo, computer ka lang eh. Pero maraming kakayanan pa ang tao. Iba naman, magaling mag-persuade. Ako eh, isa sa mga hindi ko inasahan na magkakaroon ako. Kasi nga, mayayain ako, di ka magsalita, mag-persuade. Alam niyo, persuade? Kanina, ito iniisip niya, amaya, iba na. Ganda nun. Nakakuha niyo yun. Hindi lang basta knowledge yun. Oh. So, kaya ang gusto ng Panginoon, sana lahat yan eh. Lahat ng matutunan nyo, pwede matutunan sa Diyos, gusto niya magkaroon tayo ng lahat niyan. Again, di yan automatic at lahat-lahat. Iba dyan, unti-unti. Pero yun ang gusto, yun ang sabi dito, yun ang gusto ng Diyos, na magkaroon tayo. Tapos na. Okay? Kaya ngayon, sabi niya, now unto him that is able to... So ngayon, papupurihan niya ang Panginoon. So ito yung another purpose niya. Sa atin, salamat, magkaroon tayo ng knowledge, ng comprehension, ng strength. Pero bandang uli, babalik sa kanya yan. Okay? Kaya sabi niyo ito, babalikan niya yan, ha? Yung dinescribe niya dito, si Jesus na. Sabi niya, now unto him which is able to do exceeding na, abundant pa. Kasi nga, ang dami. Above all that we ask or think. So, minsan tayo, hihingi tayo sa Diyos, Lord! Pwede ba, bigyan mo ako ng, ano, makakain this week. Kaya kanina, pinag-iisip ko kayo, anong mas magandang, ano doon, hilingin nyo sa Diyos, kaysa humingi lang kayo ng pagkain this week. Ha? Baba, nakuha mo agad eh. Pero pwede, babawa natin, Lord, pwede ba, this week, another week, pwede bang ganon? Ang dami naman. Kaya ng Diyos yun eh. Amen? Amen. According to the power that worketh in. So, ito yun. So, hindi ang Diyos magmamagic. Okay? Again, pag yung, nakita niyo yung word na according, ibig sabihin na sumusunod doon. Okay? Kunwari, nagkaroon siya ng pera dahil siya'y nanloko. Ano yun? Hindi maganda. Di ba? Pero according to what yun? According to kalokohan o pagnanakaw. Ganyan. Pero paano ka gusto magkaroon ng, for example, napababaw lang natin, ha? Kamaya, punta tayo sa malalim. So, pag nagkapera ka dahil, ano naman? Magaling ka, okay na rin, no? Pero marami pa rin bagay na pwede ka maging tapat ka. Sabi niba, maswerte. Siyempre, walang swerte dyan. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos at kung sinong tao. Okay? So ngayon naman dito, according to the power that worketh in us. So kung tayo pala ay makaka-receive ng napakarami, sinasabi dito, exceeding abundant above all that we ask or think. So sabihin, iniisip mo lang, Lord, bigyan mo ako ng lupa. Kaya karunungan. Yung iba, hindi mo nga naiisip eh, na pwede mong hingin sa kanya, kaya niya ibigay. Naintindihan niyo ba yun? Lagpas-lagpas sa kaya mong hingin. Eh Lord, sa akin na universe! May lagpas mo ba doon? Eh, nasasabi, hindi mo pa nga naiisip eh. Kaya niyang ibigay. So, ano ngayon dito? So, sa kanya tayo magtiwala at makapangyarihan pala siya. Amen? Medyo may kinalaman niya sa Sunday natin. Sana nandito rin kayo. Amen? Ilang minutes na ako. Ito mo yan. Kala ko, nakadalawang oras na. Biten. Mapahabain natin itong verse 21. Na-preach ko na ito nung ano, di ba? Kaya sabi dyan, unto him. So, binalik sa kanya eh. Anong purpose niya? Isa sa mga eternal purpose niya, tayo lumakas. E, mamatay rin tayo eh. Kaya syempre, gusto niya doon, church, na lumakas, maging marunong.
at magawa natin dapat natin. Pero sabi dito, gusto niya ang Panginoon ang maitaas. Amen? Amen. Sa kanya, pero hindi, again, hindi lang siya basta maitaas. Iba, gusto. Magtayo tayo mga church dyan, o kaya yung mga kantahan natin, puro Jesus, Jesus, Jesus. Maganda naman yun, kaysa naman kay Muhammad. Pero, obviously, hindi yung gusto ng Panginoon eh. Una, gusto niya magkaroon ng glory sa church. And then, yun ang yung church ang gagamitin niya para pagpalain yung ibang tao. Alam niyo yung prinsipyo ng pananampalataya ni Abraham. Ganun po yun eh. Hindi niya gusto payamanin si Abraham. Mayaman ka na, okay, sige. Then, what? Kaya siya blinis para maging blessing. At alam ko mayaman si Abraham, pero hindi yung pera yung pinag-usapan doon. Alam niyo yung Galatians 3. At yung mga nakakuha rin natin dito. Para maligtas yung mga tao. Amen? Kaya yon. So, gusto niya magkaroon siya ng glory, pero sa church, by Christ Jesus. Kaya hindi sa pamamagitan ng kaya mag-glorify ang Diyos kasi mayaman tayo. Yes, at maingay tayo. At puro Jesus tayo. At matay na lahat ng Muslim. Kaya glory, hindi. By Christ Jesus, ibig sabihin, kung anong gusto ng Panginoon, ginawa mo, doon mag-glorify ang Diyos. Amen? Sa church. At dahil in-invoke niya yung kapangalan ng Panginoon, obviously, ang kasama doon, syempre, yung mga turo niya, yung mga gusto niya, ganun. Ang example niya, sundin natin, hindi sa mababaw na sense. Again, ang prerequisite dito, makilala mo muna si Jesus na totoo. At, kasi alam na natin, marami na ikigaya dyan eh. Amen? Tapusin ko na. Throughout all ages. So, nabanggit na natin to sa Moraya. Tsaka last week, okay? Walang dispensation na tinuturo ng mga brethren, tsaka ng mga Baptist na naniwala kay Scofield, okay? Ang gusto ng Panginoon, mag-glorify ang Panginoon sa church, hindi lang sa age natin ngayon. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? Kaya nga all ages. Huwag kayong hahayaan, huwag niyong papayagan na may magtuturo, no? Diyan ka lang, ha, yung church, ha? Next time, may mga Hudyo na naman ng bida. Dati sila ang bida. Diyan sila. Ikaw, nasa gitna ka lang. Parenthesis ka lang sa history. Hindi po totoo yun. Ang gusto ng Panginoon, glorify siya sa church, sa lahat ng ano ages? Panahon. Salamat po. Kasi kailangan ko ng dictionary sa utak yun. Amen. Kaya hindi po basta-basta ang church. Huwag kayong papayag, especially mga Udyo yung nag-ano sa atin, nag-undermine sa atin, sa totoo lang. Pag may narinig ka niya, say Yeshua, Yeshua. Ingat ka na dun. Kunwari lang yan. Bandang ulit, tuturuan ka na niya ng maging Udyo. Kasi mas magaling ang mga Udyo. World without end. So lahat ng ages, hanggang matapos ang hindi natatapos. Sa buong mundo. Amen? Ay, hindi sa universe. Empty lang yung universe. Alam mo ba yun? Okay, kung ngayon, kung mag-migrate tayo doon, maaabot ng mga tao yun, hindi kasama na rin yun. Amen? Amen. So, eternal purpose ng Panginoon, napaganda. At hindi nagtatapos, and therefore, hindi rin tayo magtatapos dito. Amen? Ngayon, magtatapos na tayo kasi nakailang minutes na ako. Pero ulit-ulit tayo. Amen? Sana huwag kayo nagsasawa. Ngayon, basta nahuhuli na ata ako kasi sila, amen ako, di ko naintindihan. Dagdagan mo pa. Magtanong ka, magbasa ka. Especially magtanong. At ako naman, alos lahat kayo, inaalam ko yung sa palagay kong level nyo. And then, pansin nyo naman, di ba, minsan lahat, lalalim tayo, minsan mababaw lang ng konti. Para sa lahat kasi yan, amen? Makahabol yung iba, bandang huli, magkaroon tayo, sabi kanina, ng fellowship. The knowledge of Christ. So yun lamang, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita, Panginoon. And to you, be glory, Panginoon, in the church. I pray na kayo po ay tutulong sa amin, especially sa mga ganito mga bagay. Sabi dito, Lord, na-tackle yung mga mystery of the knowledge. Iba sa amin, bata pa, but I pray na maintindihan po namin na kayo po ay gustong-gusto nyo malaman namin.
ang inyong kalooban, and therefore, yung ibang detalye, kaugnay, Panginoon, ng kalooban. So, I pray, kayo po ay magtuturo sa amin, talalayan po kami, gamitin nyo ng lingkod nyo, Panginoon. Ibigin yung mga lingkod nyo, Panginoon, alalaanin nyo rin po, Lord, na may limitasyon, Panginoon, sa maraming bagay. Panginoon, I pray na kayo po ay umilos din sa bagay na ito, Lord, at palayan ng bawat isa, yung lingkod, ang church, sa ahul, Panginoon. Ganun din po, Lord, yung mga pwede pa namin ma-reach at matulungan, Panginoon, according to your will pa rin. So, I pray na kayo po ay malulati, Panginoon, sa amin, sa aking ginagawa, at sa aming buhay, Panginoon, in general. So, yung lahat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.